Mga tol, pre, ninyo ba ilusot? Mahina, sagad na, hindi pa umihinto. So, solusyonan natin yan. Let's go! Good day sa inyo mga tol, isang papagpalang araw na naman po sa inyo lahat. Andito naman po inyong Buhay Driver Joe TV upang magbigay na naman po ng mga kaalaman tungkol sa motovlog o parte ng motor. So, nandito po tayo ngayon sa ating trabaho. So, wala naman si amo kaya pwede natin solusyonin itong ating problema ngayon. Ang ating problema po ngayon ay hindi inaasahang pagkakaroon ng problema sa ating preno. So, pakita ko po sa inyo ang ating problema sa preno. So, kapag pinigaan niyo po yung preno sa harap, lusot po siya. Ayan o, lusot. Ibig sabihin, pag lusot, mahina po yung preno niyan. So, saka lang siya angat pag nabubomba. Pero, delikado po yung ganyan. Kaya, sa puntong ito, so, gagawa po tayo ng video para solusyonan po yung ating problema sa ating motor. So, let's go! Ayan guys, una natin gagawin is, titignan muna natin itong ating brake pad kung makapal pa o hindi at babakasin muna natin itong brake master caliper. So, tara. Gamit ang Allen wrench na number 8 o number 6. And then 12 nilyabe na box wrench. So, tara. So, ang gagawin natin guys, ibubukan muna natin itong ganyang caliper para hindi tayo mahirapan mamaya mag-balik. Ayan. Isikuti lang po natin yan ng screwdriver. Ayan. So, then, tatanggalin po natin to yung dalawang kanyang allen. So, matagal na po itong na-stack. So, lalagyan po natin siya ng brake fluid para lumambot. Yan. Then, papatakan lang po natin yan ng brake fluid para lumambot kasi matagal na po siyang na-stack. Hindi po mahugot. Manunod yan. Yan. So, then pusin tayo sa pagtanggal ng aton. Ayan. Tanggal na po yung kanyang isang brake pad. Nakikita niyo po na napakanipis na po ng kanyang brake pad. So, ayan. Manipis na po talaga siya. Ayan. So, ayan mga tol. Para sa mga may owners ng SIM bonus 110. So, napaka-importante po ito sa inyo. Dahil kanina yung nabili po natin is Wave 125, so hindi po nagmatch. So ito po yung pinaka-match niya, itong Shogun F. Kaya kung bibili po kayo ng pyesa ng brake pad para hindi na po kayo magbaklas ng kanyang brake pad, so tandaan niyo po to. Tandaan niyo po tong brand na to, Shogun F. And then so ayan, papakita ko sa inyo. Ayan o, oh. Ayan, sukat na sukat siya. And then ito yung isa. Ayan. Ayan. Ayan, sukat na sukat siya. So, ayan na, wala na sablay to. Kaya tandaan nyo, mga bonus SIM 110, ito yung pinaka tatandaan nyo pag bibili kayo ng pyesa para iwas baklas na muna kayo bago kayo bumili. Diretso na kayo sa may mga motor shop. So, ito lang tatandaan nyo. Shogun F. So ayan, nakakapit na po natin. Ano po nyo pong gagawin? Palalabasin nyo po itong dalawang allens na to. Kasi yan po yung naka-push doon sa pinakaunahan. Doon nyo po ilalagay itong butas na to doon sa dalawang allens. So, ipupush nyo po nung ito papalabas. Ayan. Ipupush nyo muna papalabas. Ayan, basa na natin itong sample na to. Ayan.
And then, kukomparison po natin siya. Kukompare po natin siya. Ito po yung pinakabago. Ito po yung pinakaluma. Pagdidikitin niyo po siya. So, ayan. Swak na swak. And then, ito naman po yung isa. Ayan. Bago rin po yung pinaka-brake pad. Ayan. Kukompare natin yan. Swak na swak siya. So, wala nang duda. So, kapitan natin. Muna natin kakabit ito. Then, may group po siya. Ayan. Mahin natin dito. Papasok po natin dito siya sa dalawang makausling bilog. Itong pinaka-shaft. And then, ipupus natin ng konti kasi may lock po yan. May spring po yan. Ayan. Ayan. Then, tutulak natin sila na. Ayan. So, ayan kung makikita nyo. Ayan, nakapasok siya. Ayan. And then, susunod natin to. Then, ang una pong gagawin natin is i-hook natin ito. Ayan. Ayan, may hook po yan. Ayan ang hook nito. I-hook po natin yan dito. Ay, sorry. Ito po. Ayan, may hook po yan. Ayan, i-hook po siya. Kailangan magkatakip po yung brake pad niya. Ayan, magkatakip po. I-hook natin siyang ganun. Tapos, and then, ipo-push natin siya. Pag ganun, i-press natin siya. And then, saka natin ihigpitan itong alin niya. Pasok na siya. Ganitong isa. Ayan. 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 And then, bubuka po natin yung kanyang brake pad sa pamamagitan nito. Kung hindi lang po, baka masira yung pinaka. Ayan. 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 And then. And then, ayan. And then, sasalpak natin siya rito. May guide naman po yan. Ayan. 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 Saksak natin itong dalawang tornilyo dito. So mamaya malalaman po natin kung hindi na natin kailangan mag-blade. Kung umangat siya, hindi na po natin kailangan mag-blade. Kumbaga, yung dahilan po kaya lumulubog yung preno dahil po sa sobrang nipis na ng kanyang brake pad. Ayan. Kasi kumakagat naman po siya kahit nakadiin. So titignan natin mamaya. Yan lang po kasimple. Para sa mga owner ng mga ganitong sasakyan, napakadali lang po ito. Huwag po tayong mag-atubili na gawin to sa pamamagitan ng do-it-yourself ng ating mga sa paggawa ng ating mga motor. So, para sa mga low budget, para maiwasan natin yung magpabayad pa tayo ng paggawa ng ating mga motor. So, yan lang. So, yan na po. Then, siguraduhin po natin ng mga masisikip na po yung ating mga tornilyo na niluwagan. So, double check po natin siya. Ayan. And then, ayan. And then, ito. Ayan. 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 Makikita po natin na unti-unti na po siya ngayon. Ayan, oh. Maangat na po siya. Ayan. Ayan. Ayan ah. So, te-testing po muna natin.
So yan mga tol, na ayusin natin yung remedyo ng ating problema sa motor. So ayan, nakikita nyo po. Ayan, ayan. Ayan. Isang pindot lang, agad-agad. So sa next video po natin, papakita ko rin po sa inyo kung paano mag-bleed ng brake master. Na ang problema po ay lumulusot. Talagang pag lumusot, wala na siyang preno. So ang problema po dyan, may hangin po yung inyong brake master cylinder. Yung bago pa lang po kayo sa aking channel, so huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share yung aking mga video. At i-click po ang bell button para updated kayo sa mga video na aking gagawin. So do it yourself, mabuhay po tayong lahat, and God bless you all.